Hello mga ka-DIY! Welcome back again sa ating Revit tutorial. Today's video natin guys, tuturuan ko naman kayo kung paano makakapaglagay ng doors and window dito. Una guys, punta lang kayo dito sa Architecture tab. Under ng Architecture tab, nandito yung doors and window. So unahin natin guys yung door. I-click lang natin yung door. And then punta lang tayo sa Load Family guys. Tapos guys, meron kayo makikita dito mga folder. Piliin nyo lang yung door. And then kung mapapansin nyo guys, meron na rin tayo mga subfolder dito. So makikita nyo dito guys yung mga iba-ibang klase ng door, katulad na lang structural, internal, external, door ironmonger, door. I don't know guys kung paano ipopronounce pero kayo na bahalang mintindi sa akin. So guys, proceed na tayo dun sa external door. And then pipiliin ko lang dito guys yung katulad nito guys, door external SLG-3. So click ko lang ito guys and then open. Tapos guys, pwede na kayo mag-place ng door dito. Pero guys, ang ginagawa ko dito, pumupunta pa rin ako doon sa floor plan. So, i-click ko lang guys yung level 0. And then, kung mapapansin nyo guys, yung plano natin guys, hindi reflect yung mga door opening saka window opening. Kasi nga guys, yung part na to is naka 3D siya. And then, punta lang kayo dito guys, sa visual style, piliin nyo lang yung wireframe para makita nyo na guys yung mga door opening saka window opening. And then dito lang tayo guys ha, dito lang tayo muna magpo-focus sa part na to para mapakita ko sa inyo kung paano kayo makakapag-place ng doors and window. And then punta na tayo guys ulit sa door. And then dito sa properties guys, makikita nyo na yung mga door na pinili nyo. For example guys, eto na yung mga door na pinili ko. And then eto yung bagong door na pinili ko. And then kung makikita nyo rin guys, dun sa door na sinelect nyo or dun sa pinili nyo, meron na rin siya mga choices ng sizes based dun sa gusto nyong gamitin. And then ako guys, pipiliin ko lang guys dito yung malaking door opening or yung door size, itong around 1 meter. So i-click ko lang siya guys. And then pupunta ako dun sa door opening dito sa plano natin. And then kung mapapansin nyo guys, kapag yung pointer natin tinatapat ko dito bandang inside ng ating plano or dun sa inside ng ating bahay, yung door opening is palabas. And then pagka pupunta naman ako dito guys, opposite naman yung nangyayari. And then susundin ko lang guys yung ating door opening based dun sa plano. For example guys, ito yung door opening natin and then ipe-place ko lang siya ng ganyan. Tapos pipundutin ko lang guys yung spacebar natin para dun sa lip opening naman. So ayan guys, pinrest ko na yung spacebar, nagbago na yung orientation o yung lip opening. And then i-click ko na siya guys. Yan. So ito na guys yung door natin. And then meron din kayo dito guys makikita na mga arrow. So yung mga arrow na ito guys, same pa rin siya nung orientation na pinakita ko sa inyo. Pwede nyo rin siyang pindut-pindutin. So katulad na lang ito guys ha, pipindutin ko siya. And then ayan guys, nagbago na yung orientation. So ibabalik ko lang siya guys. And then ito guys, kung pipindutin nyo, yun, magbabago din yung orientation niya. So babalik ko lang ulit siya guys para doon sa proper orientation. And then ayan na guys, ayan na yung door natin. And then punta naman tayo guys about doon sa window. So architecture ulit. And then click nyo lang yung window. Tapos punta lang kayo dito sa load family. Hanapin nyo lang guys ulit yung window na folder. Tapos pupunta lang ako dun sa window na folder. And then hahanapin ko lang for example ito. Ito yung napili ko na window. I-open ko ulit siya. And then pupunta ulit ako dito sa properties. Pipili lang ako nung isa sa mga size na pwede natin gamitin dito. For example guys, ito yung napili ko, 48 by 48 inch. And then i-click ko na siya guys. Tapos itatapat ko na siya dun sa window opening dun sa plano natin. So for example, ito na yung window natin sa plano. So i-click ko lang siya. And then i-click ko din yung isa dito. Pero kung makikita nyo guys, yung window natin, mas malaki siya dun sa window opening dun sa plano. So i-click nyo lang yung window na to guys. And then punta lang kayo sa properties. Pumili lang kayo ng mas maliit na size based dun sa window opening sa plano. And then i-click nyo siya guys. Automatic na siya guys na liliit yung sizes ng window natin. And then kung mapapansin nyo rin guys, yung window natin meron silang mga dimension. So ito guys, pwede nyo rin siyang i-control dito or palit-palitan yung dimension based dun sa preferred nyo na distance dun sa window natin. For example guys,
gagawin ko siyang 600. Ayun. 'Di ba? Nag-adjust na 'yung window natin. Pero guys, pwede niyo rin siyang i-move gamit nung arrow key dito sa keyboard. So ayan guys, oh, pinipindot-pindot ko siya. Nagmo-move siya. So ayan guys, marami kayong option guys about dun sa movement nung window natin para ma-secure or mapunta nyo or madala nyo dun sa proper location nung window natin. So guys, eto na yung mga mahihiwagang technique dito sa Revit Architecture na software. So napakadali lang talagang gamitin nung Revit Architecture na software. Kapag gamay nyo na yan, kahit nakapikit kayo guys, okay na okay yan. Walang problema. So ayun nga guys, punta naman tayo dun sa 3D view para makita naman natin yung itsura ng doors and window natin. And then punta lang kayo dito guys sa maliit na bahay. And then eto guys, eto na yung doors and window natin. And then i-check naman natin guys yung elevation ng doors and window natin kung magkakapantay lahat yung header. Kasi guys, mas maganda kasing makita o matingnan yung header natin na magkakapantay o align sila sa isa't isa. So alam mo yun guys, kapag ito yung nangyari sa totoong buhay at hindi align-align lahat ng mga header, oh my god, napakasagwang tingnan nito guys, promise. So ayun nga guys, turo ko naman sa inyo about dun sa alignment ng doors and window natin. So punta lang kayo dito guys sa front view. And then zoom in nyo lang guys. And then ito guys, ito yung magiging reference natin. So yung window natin guys, siya yung magmo-move. So siya yung i-align natin dun sa header ng door natin. So i-type nyo lang guys yung command na AL. Huwag na kayo mag-enter guys ha, dahil dito sa Revit Architecture, walang enter yung command. Basta automatic na letter lang katulad ng align, AL, pasok na yun guys. And then ito na nga guys yung gagawin natin na alignment. So itutok nyo lang to guys ha, kung mapapansin nyo guys. Kapag yung buong pinto, lahat sila nag-highlight. And then kukuha lang tayo ng specific location or specific alignment dito sa tapat ng header. So kung mapapansin nyo guys, ito yung alignment na gusto nating mangyari. So i-highlight ko lang to guys or itututok ko lang yung pointer natin para mag-highlight yung line dito sa header. So kapag nakita nyo na nag-highlight ito guys, i-click nyo na. So i-click ko na and then punta naman ako sa window. So i-highlight ulit. So ito na yung line dito sa window. Click. Ayan guys. And then kung mapapansin nyo guys, meron siyang mga broken line. Ibig sabihin guys, okay na yan, pantay na sila. And then same process pa rin guys, kahit na naka side view to guys, kaya yan, dali pa rin yan guys. So hanapin lang natin yung line dito na mag-highlight. So ito na yung nag-highlight. And then ito ulit. Ayun guys, highlight na siya. And then ilock natin para ma-secure natin na hindi na mag-move pataas yung window natin. So ilalock ko lang ito guys. And then try naman natin guys i-move kung mamumove pa siya talaga. So, ito guys ha. So, hindi na siya ma-move. So, wala na siyang movement pataas. So, ibig sabihin guys, secure na yung alignment ng window natin saka door. So, tingnan nyo guys. Kung i-click ko naman guys yung window natin, mapapansin nyo guys, meron siyang mga dimension din na lumabas. So, parang lang ito yung kanina na ipinakita ko sa inyo dun sa top view na pwede nyo pa rin baguhin yung distance ng window natin based dun sa plano na ginawa nyo. So katulad na lang ito guys, 580, sabihin na natin 560. So ayun guys, di ba? Nag-move siya horizontally. So okay na yan guys, sabihin na natin ganun na yung dimension. And then dito naman sa elevation guys, makikita nyo naman dito yung elevation ng window natin kung hanggang saan siya. Ito kasi yung FFL natin, tapos yung distance ng window natin from FFL hanggang dun yan sa sill or yung bottom ng window natin. So yung elevation niya is around 821. Pero ang pagkakaalam ko dito guys, yung minimum distance nito around 900. Hayaan na natin yun guys. Basta importante yung aesthetic naman ng window sa kador natin is properly aligned. So medyo maiksi lang or masyadong mababa lang itong door natin, kaya ganun na nangyari. Anyway guys, kapag nagkaroon kayo ng encounter na mas mataas or mas malaki yung door natin, so yun guys, i-adjust nyo na lang yan. Okay lang yan guys, kahit na lumagpas ng 900 na standard, okay lang yan guys, walang problema. As long as masaya kayo sa kalalabasan at pantay-pantay ito guys, walang problema. Mas maganda yun guys kasi mas pangit naman kung hindi sila align-align. Mahirap na maghabol kapag nagawa na to sa totoong buhay. And then, ayun na nga guys, kung mapapansin nyo rin guys sa 3D,
Nagkaroon na rin ako ng division dito kasi last time wala itong division. So nilagyan ko na guys para makita natin yung ginagawa natin na malapit nang matapos. And then kung mapapansin nyo rin guys, yung window natin is may salamin na rin siya. So kung mapapansin nyo guys ha, transparent siya. So yan yung kinainaman kay Ribbit. Lahat na binigay na. And then yung door natin, ayan, meron na rin siya mga design. Tapos, ayan guys, di ba? So ang ganda na siya. Maganda na talaga guys. Ang sarap gamitin ng Ribbit, promise. Anyway guys, sana guys nagustuhan nyo ang ating topic for today about doors and window dito sa ating Ribbit architecture. And then kung hindi ka pa subscriber dito sa ating channel, ba, huwag ka na magpahuli. Dahil sa ating channel, marami kang matututunan. I-click mo na yung subscribe button at pakisipan ng malakas ang bell icon para laging kang updated sa ating next video na katulad nito. Paano guys? Maraming salamat sa panonood and see you next time. Bye-bye!